Nahirap po. So, ano, yung akin hong inay lumapit na ako kay Kagari para ako makakuha ng scholar. Nagpapasalamat ako at nagkaroon ng scholar dahil ho, ano, kahit pa paano ho, nakapag-aral ho ako. Sa koleyo naman ay umabot na sa 1,500 ang nabigyan ng scholarship mula sa iba't ibang sangay ng Batangas State University. Pag-graduate po namin ng high school, naghanap po kami ng scholarship para po may pagpatuloy po kami pag-aaral. Yun po, nag-apply po kami kay Dong. Bali po, hindi naman po kami nahirapan pumasok. Yun po, natanggap po kami bilang scholar. Yun nga po. Hanggang ngayon po, pinapakinabangan pa po namin yung scholarship na yun. Future Business Administration student po. Siguro po, pag nagtagumpay ako, pwede kong ibalik ang perang ginamit sa akin ng gobyerno through pagbabayad ng tamang tax na ginagamit ko po para sa aking negosyo. Para pong ganun. Siyempre, mawawala pa naman ang programa para sa mga out-of-school youth. Dito sa skills training, di usapin ang edad, kundi ang determinasyon at kayahang umunlad. Una-una nga, na-inspire din ako sa program ni Presidente, no? Kasi si Ma'am, medyo action ano yan, action agad ng gusto niya. Sa tingin ko naman, itong sa TESDA, napakalaking bagay niyan. So, dapat lang talagang piliin kung ano talaga yung bagay sa isang lugar, sa isang tao, kung yung bagay sa kanyang kurso. At so far naman, yung batting average natin, nakakatuwa nga, dahil kumbaga, yung mga graduates naman natin, ang dami na rin nating napaalis, nabigyan na rin ng trabaho at continuing program natin yan. Naglagay nga kami ng pondo, tayo sa TESDA para madagdagan lalo yung scholars natin sa TESDA. Ang mga bagong bukas na training center naman tulad ng WISE Incorporated ay agad na tumalima para maging kabahagi ng programa.